guys, tumawag na yung driver. Nasa labas na daw sila. So, excited ako. Tara na. Channel. It's Tuesday and magsa 7 a.m. pa lang. Sobrang aga ko nagising ngayon kasi may padating akong bisita. I am super excited kasi matagal ko na pinag-iisipan to, pero yun nga, siguro iniintay ko lang yung perfect timing kung kailan ko siya pwedeng makuha. And siguro nakita nyo naman sa thumbnail ng video na to. And siguro meron ako yung idea kung ano ba itong hinihintay ko at sobrang excited ako. So yun, maya-maya for sure tatawag na yung driver na magdadala dito sa bahay. So yun, hinihintay ko na. And excited talaga ako, promise. This is it. Ang tagal-tagal ko hinihintay na to. And mamaya malalaman nyo kung sino siya. Ayun. Nasa labas na daw sila, so excited ako. Tara na! Good morning! Good morning! Say hi to my vlog muna. Hi! Hi! Hello, good morning! Good morning! Nasaan yung akin deliver? Wala, nasa. Dito na daw eh. Wait lang. Saan punta? Ang aga naman, mamaya na. Sabay-sabay na dapat tayo. So ayun, lumabas ako ng bahay. Pero feeling ko nawala siya. Ah, ayun. Si Kuya. Mali siya ng kanto na napasukan. Ayan. Good morning po. Buti pa napasok kayo eh. Sana hindi nahilo yung ano kasi mabilis ako eh. Oo nga po eh. Kala ko, mabilis naman yung takbo eh. So, ano. Sabi ko naman yan sir, pagkain po. Ay, buhay pa. Buhay na ano pagkain. Buti hindi lumipad eh. Hakol na siya. Andito na siya. Sobrang excited na ako. Naglalakad na ako pabalik ng bahay. Siya yung bago kong kaibigan na dumating. So, papakita ko na siya sa inyo. Ayan. Yun, nag-prepare na ako ng paglalagyan ko sa kanya. So, dito ko siya ilalagay sa selecta na container. Tapos, binutasan ko na rin para pumapasok yung hangin. Ayan! Isa-setup ko na rin. And also, meron din tayong syringe. Kasi sabi nung nakuhanan natin, for 1 month pa daw siya na kailangang gamitan ng syringe. So, kumuha na rin tayo para magamit. And also, ganito, kung familiar kayo sa kusot, para medyo warm yung aapakan niya sa container. So, ayun, pakakainin ko siya kasi ang advice sa akin, pagdating daw, pakainin na siya. So, nagpapakulo lang ako ng tubig para dun sa formula na titimplahin ko. So, ayan. So, ito na siya guys. Hindi ko in-expect. Ang laki pala ng ibon ko. Grabe, nakakatuwa. Sobra excited ako.
Finally, andito na talaga siya. Kanina ko pa siyang hinihintay, pero ayan, eto na. I'm super happy kasi dumating na siya. So, gusto ko siya ipakilala sa inyo. His name is COVID. Actually, hindi ko pa talaga alam kung hen siya or cock, kung lalaki or babae. Pero, pinangalan ko kasi sa kanya is COVID. So, yan. So, welcome, COVID. COVID, pinangalan ko sa, syempre, obviously, hulaan nyo na lang kung paano ko nakuha yung pangalang COVID. Para na siguro medyo may sentimental yung pangalan niya. Kumbaga, maalala mo talaga palagi kung anong panahon at kailan ko siya kinuha at bakit ako nakapag-desisyon na kunin na siya finally. So, yun. And, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung story behind sa pagkuha ko sa kanya. Bago ako magkaroon ng dog dati, gusto ko talaga magkaroon ng ibon. Kasi nung bata pa ako, meron akong mga alagang ibon. Meron akong kulasisi, bato-bato, may maya, ayan. So magkakasama sila sa isang cage. Pero kasi meron akong tsahin na sobrang bait. Sa sobrang bait ng tsahin kong yun, pinakawalan niya yung mga ibon ko. Kaya yun, nag-fly-fly away na sila. So yun, yun yung story nun. First pet ko talaga is mga ibon. Yun. And before ako nagkaroon ng dog. Pero nung nagkaroon kasi ako ng dog, nung andito na ako sa Manila, nung nag-work na ako. So yun. And what else? Kakatil. Anyway, kakatil po yung type ng bird na to. Hindi siya yung pangkaraniwan na parrot or ano. Basta, mare-research nyo naman yun kung ano yung kakatil or anong type of bird siya. Kumbaga. So yun. Nakakatuwa kasi sobrang tagal ko na talagang gustong magkaroon nito. Pero problema kasi kapag mag-aalaga ka ng ibon, kailangan at least 3 to 4 weeks mo siya makuha. I mean, yung age niya para kung hindi siya ganun kahirap i-tame habang lumalaki. Kasi ang ideally kapag mag-aalaga ka ng ganitong ibon, at least 3 to 4 weeks old para sanay na siyang kumain using yung syringe. Kasi syempre yung owner o yung pinagkuhanan mo, tinuruan na sila ever since nung ma-hatch yung egg. So, ganun na. The way sila pakain is ganun na. And, hindi ka na mahihirapan kasi pag nilagay mo yung syringe, sanay na sila. So, alam na nila yung gagawin. So, kailangan mo nila mag-adjust sa oras. Kasi, ang oras ng kain nila is every after 8 hours. So, yun. And, ano pa? 4 weeks old na daw si COVID. And, ano pa? Why kakatil? Ayan. Ayan.